Ayan mga kadudong, manitapos na tayong kabinet mga kadudong. So ito mga kadudong, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng drawer guide mga kadudong. Ang pagkakabit na ng drawer guide mga kadudong ay dalawang option yan mga kadudong. Dalawang tawag nito. Idea. Pamaraan. Kung halimbawa in-seat yung ano natin mga kadudong, nasa loob yung naka-plus lang yung pinto ng drawer natin. So ang yung guide natin mga kadudong nasa loob. Kung anong kapal ng plywood, doon mo rin itutok yung ano itong drawer guide natin. So pag ano naman mga kadudong, kung yung pinto natin na andito, nakatumbok lang ganyan. So, yung drawer guide natin mga kadudong, i-plus lang din natin dito. Nanging ganun, plus ito, yung ito, ilalim. Ganyan yung mga pamaraan sa ano, depende sa nakalagay sa plano yung cabinet mga kadudong. Kung in-seat ba yung pinto or nasa labas. So para mga ganito pagkabit, para di kayo mahirapan, kung anong kapal ng nosing nyo sa ilalim ng ganito, ilalim ng drawer, kung anong kapal nito, halimbawa isang plywood din yung kapal, isang ganito, ganito din yung ano nyo, kapatong. Patong mo diretso din yung drawer guide. At saka paglagay, diretso na rin ganyan. So ito may nakalagay na kasi itong ano eh, yung relinya. So itutok lang din natin dito sa may ano mga kadudong. Sa dulo, yung ano niya, guide. So ganyan lang mga kadudong. So ganyan lang yung guide natin. Ganyan yung mga spacing nya. Yung hindi masyado masikip, di rin yung sakto lang siya. So limang honos yan mga kadudong, limang drawer. Ayan may shelf, open shelf. Bali apat na open shelf at saka tatlo dito sa baba. At saka dito hangiran mga kadudong. So bali tatlong kabinito mga kadudong, pares yung laki. Tatlong kwarto sa tatlong kwarto. Ayan mga kadudong, sana may natutunan kayo sa ating tutorial no. Sa mga baguhan pa lang kung paano. Yung katulad ko na baguhan pa lang kasi ako parang pangalawa o pangatlong bisis pala ako nag ganito naggawa ng kabinet tsaka nagkakabit ng drawer minsan siyempre sa una mangangapa ka pa talaga pero kung sanay ka na alam na yung mga sukat at saka sa pag ang pagkabit nito mga kadudong ay yung paggawa ng box pag baguhan ka pa lang talaga. Para malaman mo yung anong sukat ng box natin. Yung laki ng ating box, yung drawer natin mga kadudong. Bago tayo magtabas, syempre sukatin natin mga kadudong para malaman natin kung anong laki ng box natin. So, ito lang gawin natin mga kadudong. Pinagdikit natin yung drawer guide na dalawa. Saka natin sukatan. So, ganito lang mga kadudong. Sukatin natin yung dulo at saka dito sa may dalawang guide na pinagdikit. So ano siya mga kadudong 40.5. Pero wag mo siya isagad mga kadudong sa 40.5. Gawin mo na lang siyang 40 para hindi talaga siya masikip. May allowance siyang 1/4 5 mm.
So ganun lang mga karudong, para di kayo merapan tulad sa akin na baguhan pa lang, para hindi siya masikip. Parang ganito lang, sakto lang siya. Hindi talaga siya masikip. Sakto lang yung box niya. Huwag lang yung sobrang luwang kasi ano eh, malalaglag yung guide niya. Yung itong nasa loob. Pero kung masobrahan kayo pag ano mga karudong, meron namang adjustment to eh. Pwede nyo ito, pwede nyo i-ano, iangat ng kunti. Ito. Iangat mo lang ng kunti para tumuko dito sa siding. Kung medyo luwag-luwag. Sa ito. Pwede ito iangat para tumukod. Maging ganito. Ganito mga karudong. Pwede natin iangat ito. Iangat ng konti para tumukod dun sa siding. Kung medyo nakapos kayo ng konti ng ano, pagtabas. Pwede iangat ito mga karudong. So yun, natutulong kayo sa konting tutorial ko, no? Tsaka kung baguhan pa lang kayo sa aking channel, paki-share naman at saka paki-subscribe na lang din. So, salamat!